Matapos nga ng naging disappointing finish ng Lakers last season kung saan nakita nga nila na matapos ang karilang taon sa pagkatalo sa Western Conference laban sa eventual champions na Denver Nuggets, ay nakita nga natin itong si Rob Pelinka ay talagang magtrabaho ng matindi sa offseason. Nakita natin kung paano na talaga namang hindi niya lamang binalik ang mga players na malaki ang mga natulong sa kanila last season, abay talagang nagdagdag pa ng firepower sa kanilang lineup for next season. Talaga nga namang pinasaya ni Rob Pelinka ang maraming Lakers fans sa kanyang mga naging move. At yan nga mismo ang ating pag-uusapan ngayon sa ating video. Ipapaliwanag ko nga sa inyo kung sino ang mga players na umalis na sa Lakers from last season at kung sino naman ang mga nadagdag na players sa Lakers team para naman sa next season. At umpisahan muna natin yan sa mga players na naalis sa team ng Lakers. Una sa listahan niya na isa din sa mga tumulong sa kanila na itong playoffs. Last year mga idol, Dennis Schroeder wala na nga. Nagpunta na nga siya sa team ng Toronto Raptors sa much better and much bigger na contract. 2-year, $25 million. Ang next player naman na nasibak sa Lakers ay itong si Malik Beasley na medyo naging ugly ang Lakers tenure niya at ngayon nga ay nasa team na siya ng Milwaukee Bucks, 1 year 2.7 million ang kanyang kontrata. Ito rin si Mo Bamba na naging mid-season acquisition ng Lakers ay nalipat na rin ang koponan, nalipat din ang komperensya. Sa Sixers na nga siya maglalaro sa 1 year 2.3 million US dollars. Mr. Lonnie Walker din ay nag-goodbye na nga sa team ng Los Angeles Lakers matapos ng kanyang naging big time performance laban nga sa Warriors na itong nakaraang playoff sa Game 5. Ngayon ay nasa team na siya ng Brooklyn Nets, 1 year 2.3 million. Troy Brown Jr., 2 year 8 million ang kinuha ang sinayin dito nga sa Minnesota Timberwolves. At ito namang si Wayne Gabriel, itong si Davon Reed, Cole Swider, out na nga rin para sa team ng Los Angeles Lakers and currently mga free agents. At ngayon ay atin namang pag-uusapan ng mga players na nasa Lakers pa din o ang mga players na under contract pa rin sa Lakers bago tayo humantong sa free agency netong off-season. Of course, LeBron James nandyan mga idol. Itong si Andre Davis under contract tapos nag-contract extension pa. And mga idol, itong si Max Christie, itong si Jared Vanderbilt, silang apat ang mga under contract sa team ng Los Angeles Lakers matapos nga ng last season. At ito naman mga idol, ang mga players na binalik ni Rob Pelinka sa kanilang team. At mga idol, unahin na natin dyan ang biggest kung saan itong si Austin Reaves, 4-year $56 million deal. Rui Hachimura balik Lakers, 3-year $51 million contract. Dilo mga idol, discounted deal, 2-year $36 million na may player option sa second year. And now mga idol, let's talk about the player na mga nadagdag naman sa Lakers team via free agency and also through the NBA draft. Unahin natin si Gabe Vincent, kumuha ng $33 million deal sa Lakers sa loob ng 3 taon. Torian Prince, 1 taon ang sinayin sa Lakers, mahalagang $4.5 million. At itong former center ng Pelicans na sa Lakers na Jackson Hayes, 2-year $4.6 million. At itong si Cameron Reddish, similar deal, 2-year $4.6 million. At ito naman ang mga players na nakuha ng Lakers through the NBA draft. Jalen Hood-Schifino, 17th pick ng Lakers. Maxwell Lewis, 42nd pick ng Lakers. And so far, sila nga ang mga players na bumubuo ng Lakers squad for next season. At ito nga ang recap dyan. Si Max Christie, Anthony Davis, Rui Hachimura, Jackson Hayes, Jalen Hood-Schifino, LeBron James, Maxwell Lewis, Torian Prince, Austin Reaves, Cam Reddish, D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt at si Gabe Vincent. Kasama na rin ang two-way player nila na si Alex Fudge. Ano ang masasabi nyo dito sa roster ng Lakers for next season? Can they finally get back sa promised land? Can LeBron James lead the Lakers once again sa isa na namang championship? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.